ang gagawin mo kung ang taong gusto mong makasama habang buhay at mapakasalan ay namatay? Tuloy pa ba ang I do kahit siya'y isa ng bangkay? Para sa dalawang pares na magsing-irog, hindi hadlang ang kamatayan para sa sumpaang walang hanggan. Ang kwento ng wagas na pagmamahala ni na Art at Apple, Juday at Marciano, ang magpapatunay na tuloy ang kasal habang buhay sa bangkay. Ako po si Apple. Opo, kinakasalan ko ang bangkay ng aking minamahal. Ang mga bride, nag-I do. Ang mga groom naman, nag-I die. Sina Apple at Juday, mga babaeng nagpakasal sa mga groom nilang bangkay na sina Art at Marciano. Nakatadhana ba na sila'y masaktan o sadyang biglaan ang sila'y maiwan? Ito ang kanilang kwentong pag-iisang dibdib na nauwi sa pagluluksa at pangungulila. Wala na yatang babae na hindi nangarap na ikasal sa taong itinadhana para sa kanya. Tadhana para pakiligin, paiyakin at patalunin ang puso mo sa saya. Ito ang kwento ni Apple na hindi bumitaw sa kanyang pangako na magmahal kahit palagpas ng kamatayan. O Apple, nung una mong makita si Art, totoo ba yung love at first sight o alam mo na siya yung the one para sa'yo? Opo, kasi nung nagkita po kami, parang na-feel ko po may spark sa amin. Parang nakilala ko na po siya dati kahit hindi pa. Pagkatapos lang ng apat na buwang ligawan, nasungkit na rin ni Ark ang matamis na oo ni Apple. Bakit mo siya sinagot? Actually po kasi Ma'am Purina, I was a single parent po kasi. Nung nagkakilala kami, meron na po akong anak. So I was really praying na sana makakita po ako ng someone na yung tatanggap talaga sa akin, yung mahalin din yung anak ko. Siya naman, willing naman po siya. Kaya, nagdesisyon ang dalawa na magsama muna habang nag-iipon sa kanilang kasal. At sa kanilang pagsasama, nabiyayaan pa sila ng isa pang supling. Umupo ka nga dyan. Uy, saan ka na naman galing? Alam mo, lagi na nga kita nakikita may kasama eh. Wala nga yun, Art! Kahit seloso itong si Art, hinayaan na lang ito ni Apple. Pero sadyang sinusubok ang kanilang masayang relasyon. So na-discover mo na umiinom siya. Araw-araw yon? Opo, pero siya kasi parang nadala siya ng bisyo, parang hindi niya ka na-control sa sarili niya. Kaya habang nagsasama kami, yun, inom talaga siya. Alang-alang sa kanilang anak, tinanggap ni Apple ang mga bagay na ayaw niya kay Ark, ang pagiging palainom at mabarkada. Para hindi na lang masira ang kanilang pamilya. Pangako kasi nila sa isa't isa, sa hirap at ginhawa sila ay magsasama. Ano ang pinakagrabing nangyari dahil sa pagiinom niya? Every year po, na-hospital siya. Dahil sa palaging pag-inom ng alak, naapektuhan ng husto ang kalusugan ni Art. Walang kaalam-alam si Apple na palubha na pala ng palubha ang kondisyon ng nobyo. Ang inaakalang happily ever after ni Apple na uwi sa isang trahedya na kailanman hindi niya malilimutan. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan noon ng dalawa. Kaya minabuti muna ni Apple na lumayo pansamantala kay Ark para magpalamig. Pero yun pala ang huli na nilang pagkikita. Hindi na umabot si Ark sa takdang araw ng kanyang wedding proposal. Pumanaw si Ark dahil sa renal at liver failure. Nasaan ka noong naghihingalo na si Ark? Nag-away ulit kami. Sinabi ko na ito na talaga. Uuwi na talaga ako sa bahay namin. Tapos hindi mo na ako makikita. Hindi na tayo magsasama talaga.
kanilang pag-iibigan, tinapos ng kamatayan. Nung nalaman mo na wala na siya at wala ka doon sa tabi niya, nagsisi ka ba? Opo. Nagsisi po talaga ako kasi yung last na nagkita kami, nag-hug talaga siya sa akin. Tapos sabi niya, Ma, sorry. Saan ka pupunta? Sabi ko, uwi na ako. Tapos hindi ko talaga in-expect na mawawala na po pala siya after ilang days. Hindi man lang siya nagtawag, hindi man lang niya ako kinamusta na, Ma, masama pakiramdam ko, Ma, ganyan na ako. Hanggang kamatayan. Tulad ng kanyang pangako kay Ark, hindi siya umalis sa tabi nito. Si Apple mismo ang nag-ayos ng bangkay ng kanyang minamahal. Mula sa pag-aahit ng balbas hanggang sa pagbibihis ng bangkay, hindi niya ito iniwan. Sa araw ng burol ni Ark, masakit man ito para kay Apple. Siya na ang mag-isang tumupad ng matagal na nilang pinangarap. Sa harap ng maraming tao, pinakasalan niya ang bangkay ng kanyang minamahal ng walang pag-aalinlangan. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Love, kahit wala ka na dito, gagawin ko yung best ko. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Isa si Judy Ann Persua ng Chaong Quezon na 4 na taong naghintay para matuloy lang ang kasal sa nobyong si Marciano. Kahit hindi magarbo, ang mahalaga ay maiharap siya ni Marciano sa altar at mapanindigan. Dapat po nung 2019 ay magpapakasal po kami kaso nga po bigla nga po nagka-COVID po. Tapos nung 2020 naman po ay ako po yung nabuntis. 2023 nga po ngayon nga po yung napagpasya namin na magpakasal. 2019, nagkakilala sa trabaho sina Juday at Marciano sa San Pablo, Laguna. Ni Juday na love at first sight siya noon sa binatang si Marciano. Mula sa simpleng biruan ang kanilang pagtitinginan na uwi sa malalim na pagmamahalan. Palabiro din po siya, palangiti po, tas mabait po siya. Nakita ko po agad sa kanya yun. Si Ate Judy nang pumipin na ano sa akin na personal. Masaya po kasi nakikita ko naman po yung saya sa kapatid ko. Pag masaya po ang kapatid ko, masaya na din po ako. Pero tulad ng mga nasa teleserye, nakaranas din sila ng mga problema. Isa na rito ang pag-question sa kanilang relasyon ng mismong mga tao sa paligid nila. Hindi nga po kami bagay, mataas daw po yung standard ng asawa ko. Pinatunayan naman ni Marciano na tunay ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Ipinagtanggol ni Marciano si Juday sa mga nangungutya. At para manahimik ang mga ito, sinuyo ni Marciano pati ang mga magulang ni Juday. Lagi po kami umuwi dito sa bahay. Tapos inamin niya nga po dun sa magulang ko na yun nga po, na kami na. Hanggang sa dumating po yung time na nagsama na po kami sa boarding house.
Hindi nagtagal dahil sa kapusukan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis si Juday at noong 2021, isang baby boy ang kanyang isinilang. Pero dito na nagsimula ang maraming kalbaryo sa kanyang buhay. Ang kanyang isinilang, ipinahiram lang pala ng langit. Dahil ilang araw lang nagtagal ang kanilang anghel at ito ay binawian ng buhay. Nung nilabas ko po siya, parang patay na po talaga siya. Hindi po siya umiiyak. Si Marciano bilang lalaking nagmamahal, hindi siya pinabayaan sa kanyang kasintahan. Siya ang naging lakas ni Juday at dito na ipinangako ni Marciano na magpakasal muna sila bago muling bumuo ng anak. 2019 pa po namin yung pinagplanuhan. Marami na pong mga pagsubok ang dumating, kaya po 2023 pa po na natuloy na yung kasal. Umaasa at naghintay si Juday hanggang sa oras na kanyang pinapangarap. Pero ang masaya sanang kasal na pinaka-inaabangan ni Juday, nauwi sa pagdadalamhati at pagkabigo. Dahil si Marciano, biglang binawian ng buhay. 11 natulog po kami. Tapos yun nga po, nung mga bandang alas 2 po ng madaling araw, bigla na lang po akong nagising, maharok na po siya. Tapos po, kala ko po yung nagluloko lang po. Pag flashlight ko po nung cellphone sa mata niya, tumirik na po yung mata niya. Walang medikal na kondisyon si Marciano. Wala din daw itong bisyo. Kaya nagtataka ang pamilya at mga kaibigan ng binata. Bakit ito biglang binangungot na sinasabing dahilan ng kanyang mabilis at hindi inaasahang pagkamatay? Bago ang gabi kung saan daw binangungot si Marciano, nakitaan na noon ni Juday ng mga senyales na siya'y iiwanan ng kanyang kasintahan. Habang nagbabalot daw kasi ito ng kanilang souvenir sa kasal, korteng kabaong ang kahon na ginawa nitong lalagyan. Parang kabaong. Pero hindi ito pinansin ni Juday hanggang dumating na nga ang balitang biglang sumakabilang buhay na ang kanyang sanay magiging asawa. Ang pangarap na kasal ni na Juday at Marciano sa isang iglap, nagunaw. Pero para sa pusong nagmamahal, ang kanilang sumpaan ay pilit pinanindigan ni Juday. Tinaon nila ang libing ni Marciano sa mismong petsa ng kanilang kasal. Sinuot pa rin ni Juday ang kanyang traje de boda o wedding gown nang ihatid nila ang kanyang asawa sa huling hantungan. Alam ni Juday, ito ang pinapangarap ni Marciano, ang makita siyang nakasuot ng wedding gown at maganda sa kanilang kasal na pinlano ng matagal. Pangarap po talaga na maikasal po kami. Kaya sabi ko po sa sarili ko, kahit wala na po siya, tutupadin ko po yung pangarap ko po namin dalawa na magpakasal. Kahit po yung papakasalan ko po ay nakahiga na. Ayon sa Simbahang Katolika, hindi maituturing na legal ang seremonyang ito. Ang dalawang nagmamahalan, tunay at wagas, alam yan ng Diyos. Buhay man sila o namatay na ang isa. Pero pag pinag-usapan yung validity ng isang kontrata na spiritual, sacramental at saka legal, hindi pwedeng sabihin valid ang wedding na walang personal physical consent using words or signs as a language. Mahiwaga ang buhay ng tao. Kung minsan ang akala mong pag-ibig na panghabang buhay, sa isang iglap, mamamaalam. Gayunman, ang mahalaga ay ang walang katumbas na pagmamahal na iyong naramdaman. Hamunin man ito ng pagkakataon, magkalayo man o permanenteng magkahiwalay. Sa huli, dapat pa rin maging masaya, bumangon ka kasama ang naiwang magagandang alaala.
huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.